Bola sa DWIZ. Pagkamang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lutsak. Pero pwede daw, pwede ka rin mas rani. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Ako po si Trixie Cruz Angeles at kasama sa himpilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website www.dwiz882am.com. Dito maide-download nyo ang aming DWIZ app for iOS and Android phones para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming Facebook page and YouTube. Live streaming po kami. Huwag pong kakalimutan mag-like, share, follow, and subscribe. At mag-participate din po sa aming very exciting na comment section. Para dun sa mga nakikinig sa atin via radio, meron po kaming text line where you can also participate. 0999-376-6768. Ulitin po natin. 0999-376-6768. Papapanood din po kami sa aming digital free TV sa Alio 23. Sky Cable Channel 72 kami. Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. If you rescan, lilitaw na po ang Alio 23. Magandang umaga! Good morning! Good morning, Secretary! Sorry, nabigla ako eh. Sa woman na woman siya ngayon? Oo. And woman na woman. I am woman. Ano po? Brown? Ano to? It's a top. Is it mustard? Ayan ba yung top mustard na color? Hindi mustard. Tapos mustard yung shirt sa loob. Mm-hmm. Pero yung blazer, parang ano eh. Parang kulay kalawang, rust. Ni sako, mukha siyang sako. Ang sako, Serge Antela. Pero ang kulay rust. Mm-hmm. Ano ba ito? Corporate or government? Corporate. Tapos kulay cream yung sapatos. Pag nagganyan ka sa government, mapapahiya ka. Ah, ganun. Ay, bakit? Maaring sabihan ka mag-resign. Mag-resign ka. You're not a team player. Ganun ba, pare? Meron sa Ilocos. Naimbagabigat. Alam mo, nung kahapon, ay 106th birth anniversary ni President. Saan nagpunta ka doon? So, ang Ilocos, tatlo ang kanilang, ano eh, meron sa Ilocos, meron din sa Libingan. Mm-hmm. Dito sa Fort Bonifacio. Doon sa Ilocos, sino presidente yon? Saka okay. Si First Lady Lam. No? Binabanatan siya ngayon. Pagkatapos doon sa Libingan, si Senadora naman. Dati, and then I understand there was another activity some other place. At ang message po ng Pangulo, legacy daw ng tatay yes. Niya. At pagpapatuloy ang mga... Legacy, yung nation building. Nation building. Nation ang number building. One doon eh. Nation building ang importante dito sa... Which is actually what every president should be doing. Mm-hmm. Yes. In connection with the birthday of former President Ferdinand E. Marcos, nagsalita po yung mga medyo... left-leaning organization. Medyo lang. Medyo lang. Against the move daw of the DepEd to change the narrative. Ayan. Mm-hmm. Hindi raw diktatura lang yan. Diktaturang Marcos. Bakit? Was there a move? Pinalitan daw sa textbooks. Ang sinasabi nila. According to them, they have not... Wala namang nakita. Wala pa na ipapakita. Mga ganyan, hindi kiniklaim, pinapatunayan. Para yung sandwich kahapon. Ako. May kwento kami pa. Sarap yung sandwich. 717 Deli, just sa Connecticut. You missed the sandwich, bro. Inuwi ko sa bahay niya kay Maggie. Hindi ko natikman. Hindi kumain naman siya sa Ilocos, pare. Uy, naka-Ilocos empanada yan. Ilocos empanada. Marami doon. Bagnet. Bagnet. Ha? Pero Ilocos empanada na masarap ha? But what was the... Oo. Kasi yung ibang napupunta rito na iba,
Hindi na tunay na... Meron dito si... Sabi nga nila, hindi na genuine. Genuine. Meron dito si Sandy. Sandy Dasa. Okay. Katipunan. Fariñas. Yung Fariñas, medyo mistiso na yun. Hindi kasi para ano, Ilocos Sur siya. Mike. Lapit sa mic. Yung Fariñas, surprisingly. Pero yung kanyang empanada, mas hawig dun sa Ilocos Sur. Okay. Yung panada. Yung vegan. Iba yung Norte. Ang original kasi, Ilocos Norte. Norte. Okay. Gloria ang pangalan nung may sa Riverside. Beside the church sa Batak is Riverside. Nandito lahat yung may panadahan. 90 years old na yun, ha? Oo. Si Aling Gloria. Kami, yung lola ko, may sarili. Ginagawa pa rin niya. Okay. Kasi sa... It's empanadang Tagalog yan. Sa ano kasi, sa Ilocos, ang laman nun ay longganisa. Yes! Sa iba kasi, giniling. Magkaiba yan. Gusto ko yung longganisa. May gulay-gulay yun. May gulay, mayroong itlog, may longganisa. Pagkain na naman yung pinag-uusapan natin, yan ang problema ng bayan ngayon. Tapos hindi. Yan pagkain. Huwag mo yung kakalimutan. Na? Yung sukang Ilocos. Sukang Ilocos. So yun ang medyo sasaw-saw mo ron. Hindi mo sinasaw-saw yun. Inilalagay mo yun, tapos kinakain. Ganun ang pagkain doon. Oo, ilalagay mo sa loob. Or sa loob. Yung Ilocos, yun yung medyo maitim-itim na. Na mayroong sili. Tapos doon nga sa tabing kali mo kinakain yun doon sa may. Iba yung parang wine na siya. Sige na nga. Yun yung version na. Ayoko na yung 7-Eleven. Kailangan makapag-road trip. Sandwich. Yung sarap nun. 717 ba? 717. Thank you very much. Maraming salamat. Elmer. Elmer. Sarap na sa bahay. Kinain din. Pero matanong ko lang kung Jonathan, what was the mood? What was the... Okay lang. Sa very... Dito sa... Daming tao. Commemoration. As usual. Alam mo, Ilocos Norte has always... Ilocos, the Ilocos region basically has always been very, very warm. And palagi yan. Whatever is the weather. Marcos country. Marcos country talaga yan. Wala ka na magagawa. Ngayon, yung circumstances, may pagkakataon na tayong gunitain ng buong buo ang legacy ng dating Pangulo. Yes. Okay. That is precisely the point. Kasi yung narrative na nangiran. Narrative. Yung after the tinatawag na EDSA Revolution, puro paninira na lamang dun sa mga nangyari beforehand. Pero yung element ng nation building nung panahon na yun, nawala. Pag kinausap mo yun, the likes of Berata, yung mga technocrat no, sikat, yung si Laya. Bobby Ongpin. Aba, meron din naman kami nagawa. Velasco is magaling. Malaki. Malaki. Sigaw loob ko. Yung mga dams na yan, na ngayon nagsusupply ng tubig dito sa atin. At saka energy. Main source. Galing doon. Kagaya niyan, ang Ilocos, exporter ito ng bigas. Kaya sinasabi, bigas, sibuyas, mga iba't ibang mga klaseng ano. Kaya sinasabi ni Presidente, kaya natin eh. Kaya natin ito, halimbawa. Ambition niya raw, idoblihin ang production ng bigas. Sinabi ko nga sa inyo, yung hybrid. Diba, ang mathematics po niya, 3 tons per hectare. Ngayon. Ang ating yield. Mag nag-hybrid ka, minimum dyan, double. Ang hybrid po, 6 tons, kaya-kaya. Yes. Minimum yun, yung 6. Meron nga sa ibang bayan, umaabot yan ng 10-12 yes. Tons per hectare. Mas complete yun. Ganun kasigla yung hybrid na yan. Kaya nga nung pisa po. Although kailangan, modern din ang technique mo rin. Yes, fertilizer, mechanization, yung mga ganun klase. Patubig ng mabuti. Doon mo makikita yung microcosm ng every province na masigla ang leadership, maayos. Kaya eh. So, net exporter ng bigas. Net exporter ng Ilocos. Parang ang Cagayan Valley. Parang ang Mindoro. Mindoro. Yes. Parang ang Nueva Ecija. Iloilo. Parang ang Bicol. Iloilo. Kaya kaya eh. Kaya yan. So, baka ibig sabihin ni Joke no mag-import na lang tayo.
from other regions. Oo, hindi yung hindi naman sa labas, labas ng Pilipinas. Sure, pilitin natin. Pilitin natin. Sure. Sure. Sure, bakit hindi? Ano nangyayari po ngayon? Eh mukhang ang analysis ng karambola mm-hmm. nasa damage control phase. Yes. Ang ating administrasyon tungkol sa nangyari dito sa price control on rice. Mm-hmm. To the point na pati si, you know, si, nabasa ko lang kahapon eh, si Secretary Jokno is now suggesting that NEDA Chief si Balisakan. RC Balisakan. Balisakan. Sa agri, ang maging agriculture. Will be a good agri. Ba't mo pinapapunta siya doon? Hindi pare, narinig kong kwento dyan. At the start of the administration, sinabihan na siya ni BBM, you head agri. Yan ang kwentong narinig ko. Okay. Tinanggihan daw yan. Natakot. Natakot ni RC. Si RC po, tawag namin dyan. Si Arsenio, Secretary Arsenio, Balisakan. Arsenio Balisakan. Tinanggihan daw, natakot sa sindikato dyan, sa Department of Agriculture. So the President had to take it pa. Oo. Ngayon, si Presidente muna para mabuwag muna yung sindikato. Eh mukhang... Ewan ko, ha? Mukhang yung sindikato nangingibabaw pa rin eh. Okay. Pero yan, bubuwagin talaga. Nagpaparade pa nga yung sindikato eh. Nasabi natin... Hindi nyo kami! Damage control. Dahil ngayon, ang sinasabi po ng mga economic team, eh sinusuportahan daw nila yung price control sa bigas. Okay. Although alam nila na makakasama to in the long term. Maraming effect po yan. Magki-create ng black market, mawawala ang supply sa tindahan. Okay, maraming mangyayari dyan. Mag-discourage ng production, local production because of that price control. Mm. Sabi po ng economic team, they're supporting the move of the president. Do they have a choice? No, wala. Oo nga eh. Ha? Oo, alam nga naman. Alam nga naman kumontra ka ngayon. Ang sinasabi ng mga kasama natin, na ekonomista rin naman itong mga ito, hindi yung mga kunya-kunya. Hindi sa Senate. Hindi. Okay. Sabi ito ang ekonomista. Ikaw naman. Oh, hindi. ano naman? Men of gravitas. Men and women of gravitas. It should have been, yung price control should have been supported by other measures. Yes. Okay. Sample, yung sinasabi natin palagi dito, sana nag-tender offer tayo sa lahat ng alam natin na mayroong bigas. Yes. Government na yun. Bibili namin yan. Bibili namin lahat yan. At your price. Uh-huh. Tapos ibenta natin. Tapos kami magbebenta price ng price control. Mm-hmm. Okay. Kayo na rin magbenta. Kung gusto ninyo, ibigay ninyo natin dyan sa mga binibigay nyo ngayon na ayuda, yung mga retailers. Correct. Tapos, ito, sinabi pa nito. Ito, binabasa ko to ha. Quantitative limits on the possession of rice. Ibig sabihin, hindi ka po pwede magdala kung ikaw nasa warehouse ka at police reporter ang kasama mo. Hindi, bakit police reporter? Hindi ganun kararami mga... Tumuturo nga eh. Maganda nga yung turo doon eh. Pero bakit wala nangyari doon? Quantitative... After the raid, after the raid, Jonat, ito yung iniisip ko eh. Hindi, ano na nangyari? Mas ba yung bigas? Hindi, naano daw? That was a shock and awe, ano, type of... Pinagkaralan daw. Shock and awe. Nagbayad yung mga... Eh sabi lang ng customs, you produce the documents eh. Oh, you produce the documents. Ganun naman talaga eh. Oh, tapos and then? Kasi suspected pa lang. Wala pa naman sila. Produce the dokumento. So you have a week. After producing the documents, ano na yun? Edi, ay, ano? Sorry. Wala na. Tapos ito. Wala na tayo narinig. Tender offer to hoarders. Quantitative limits on the possession of rice. Confiscation of excess possession. Correct. Logistics support. And of course, the most important, production support. Logistics Ayan. Support. Halimbawa. Gumawa na ng agenda eh. Ano ba? One yan. Na ang DTI, meron na silang... Plan! Plan. May idea ko plan. Super agenda. Super agenda. And it starts with a press release. Okay. So ngayon ho, sabi ng mga economic team, balikan ko yung sinasabi natin kanina, nasusuportahan nila itong price control. Pero nagsalita naman ng DTI na sabi nila hanggang 2 linggo lang to. 2 linggo na lang yan. Yeah. May epekto na pa? Dinig po natin, ang monitoring natin. Meron mga sumusunod, pero mas maraming hindi sumusunod sa price control. Mm-hmm. Lalo na sa labas ng Metro Manila.
So wala po nangyari sa move na yan, ginulo lang ang administrasyon. Ito ang tanong, sino ba nagsubo sa presidente niyan? Sabi ng economic team, hindi sila. Kasi wala sila nun eh. Oh, kasi ang nasa Price Act po, yung batas na yan, ang DTI ang lead agency sa pagtupad ng Price Act. Pag-enforce. So. Pag-enforce ng pagpapatupad. Administer and enforce. Saka sila, silang convener nung ano, kung kailangan magkaroon ng council. Akala nila, baka ganito. Mm-hmm. Ang teorya sa business community. Baka akala nila, pwede nilang gawin sa bigas yung ginagawa nila sa SRP. Oo. Okay? Yan pong SRP, hanap buhay yan sa DTI. Suggested hanap retail buhay? Price. Paano? Masama ba yung term na yun? Hanap buhay. Hindi. But, kalakaran. Hindi, wag nyo. Kalakaran. Hindi ba neutral yun? Hindi. Kapag ikaw manufacturer, syempre, gusto mo naman, hindi ka sisitasitahin sa SRP. Every now and then. Ihingi ka ngayon ng increase. Kalakaran dito. Pag may increase, alam nga naman kayo lang may increase. Yan po ang reklamo ng mga negosyante. Okay? Akala nila yung kalakaran sa SRP pwedeng dalhin sa bigas. Dalhin sa bigas. Kaya price control. Oh, hihingi ba ngayon ng SRP ang mga hoarders? Wala na control. Nananaginip kayo. Kaya ang kalakaran yan dahil may price para suggested retail price, meron retailers ang kausap mo eh. Tapos pupunta ka sa palengke. Ayun. Kalakaran. At ang usapan daw dyan sa SRP. Hindi, sasabihin sa'yo sa palengke, doon ka bumili sa di ba? Yung kung saan mo narinig. Ayun daw yan, Trixie, Jonathan and Joel. Ang SRP daw, pag nagpa-increase ka, percentage of the price. Yes. Hindi exact amount na ganyan ang kalakaran eh. Is that an exact amount? Tama. Is that an exact amount? Percentage? Pwede ba yan? Baka sakaling pwedeng tignan yan. Yan, ganun. Baka sakaling pwedeng tignan. Dahil nanganak na itong issue sa bigas. Dahil hindi lang ho bigas ang pinoproblema ng Pilipino ngayon. Lahat nang increase ngayon petrolyo na naman nag-increase today utilities syempre kasama na yan pag nag-increase ka ng utilities yan ilang linggo na yan sunod-sunod na yan 10 linggo na ata na sunod-sunod na petrolyo noon pa nila sinasabi yung subsidy sa mga driver hanggang ngayon pangako pa rin malapit na i-release umandar ba yung automatic clause doon sa excise taxes na pag umabot ng $80 per barrel ay wala na suspended excise yung excise. Hindi. Wala yun. Pumalo na ng mahigit na nga $80 per barrel. Correct. So, nasa na yung ano? Nasa na yung, anong ginagawa ng DOF dito? Hindi. Kailangan nila yung tax. Para mapunuan nila yung tatanggalin na tariff sa bigas. Mawawalan tayong revenue. Tatanggalin yung tariff sa bigas. Babalansin mo. Pero yung salangis, hindi tatanggalin. Tapos ipamimigay mo na ayuda. Yes, ganun. But nasaan po ba yung move natin to increase production? Talagang yan ang... Hindi. Baka ang move na yan, yung paglagay kay balisakan. Ang hinihintay ko, any move right now. Kasi parang tumigil sa price control. Tapos wala ka nang naririnig. Ano yung nangyari? Konting aberya dun sa kung sino yung nag-propose, kung sino. Tapos ang sagot lang ng DOF, meron na fire na USEC, mga ganun. Pero nakakatulong ba yan sa production? Wala. Hindi nga. So ang tanong ko is, ngayon, ang dami nang analysis tungkol dun sa nangyayari, walang gumagalaw, walang nagsasuggest. In addition to price controls, tamang-tama, panahon nito, na mag-setup tayo, kahit yung emergency setups ng mga logistical support, nag-harvest ngayon. Okay. So, nasan yung pag-connect natin sa kanila direkto sa market? Tanong kita, Tony. So, tingin mo ba, panahon na para bitawan ng presidente, yung pagiging kalihim ng agrikultura?
baka kailangan somebody hands-on talaga malapit sa yun na sinasabi. Kasi noon, ang example na sinasabi na naririnig natin, parang Jonathan, yung panahon ni Tangko, na super hands-on, na nakikita mo pumupunta sa bukid. Pero kung sino man. Na pumupunta doon sa mga regional at nakikita ang ganyan. Kasi ang presidente, he has no time for that. Nakaka-out. Marami siyang... Sobrang daming kailangan gawin. Yun ang makita kasi ng mga local government magsasaka. Yung iyong agriculture secretary, big event yan. Parang piyesta yan. Pag tumalaw ang agriculture secretary correct. Sa isang rice-producing region. Mahalagang ano yun eh. Kumbaga, cheer rally. Pampagana eh. Naku, don't give our some of our secretaries any ideas ha. Baka maya-maya eh. Oh! You're here! Hindi sa palengke. Ay, sa palengke. Ay! Hindi ba pwede yan sa palengke? Hindi pa yung palengke. Ay, iba pala pupunta palengke. Ka doon sa bukid. Yeah, first mo muna na identified naman yung mga rice producing provinces. Regions. Or regions. Pwedeng gawin na siguro and it might happen anytime. Tawagin ni Presidente lahat yung LGUs doon. Okay. Provincial governors lahat. Halimbawa, kayo lahat identified kayo na you are net producers of rice. Mm-hmm. Anong pwede pa natin gawin dyan sa region ninyo? Yung implementation ng hybrid. Meron pa ba tayong pwedeng gawin dyan? Tama rin. Tapos identified yung mga second tier. Ibig sabihin yung mga nagproproduce na rin pero kailangan pang additional assistance. Mm-hmm. Ano pang pwedeng, anong problema pa ninyo dyan at lahat. And then of course, ma-revive yung mga institutional support. Mm-hmm. Meaning, FDI, NFA, yung mga DO stores, yung mga ganung klase, para mabigyan ng tama na pagkalinga ang ating rice. Eh, pag napag-usapan yung NFA, kinokontra agad siya ng Congress eh. Ay, yung pong NFA, yung pagbabalik niyan, eh nasa Congress yan. Dahil ginawang batas na tanggalan na ng function niyan. Ang function na lang ng NFA ngayon, tagatago. Nang bigas, nakakailanganin kung sakaling may mga bodegero, ateria. Parang taga-bodega. Bodegero na lang. Hindi na siya market force. So, pag binalik yung NFA na yan, kailangan ng support ng Congress dahil kailangan palitan yun, rice tarification law. Hmm. And that is not on the table. Sabi nga ng... Wala siya sa priority. Ang pwedeng gawin dyan, in the meantime, kung ayaw ng mga nasa Kongreso dahil sila mga malalakas na... mag-import. Ng flood control project. Doon sa pwedeng PITC, and this is what the president pwede. With yung tungkol doon. Wala sa batas yan, nabawal yan. Five-year government-to-government deal with Vietnam. Which I think will... Pwede, di humanap na lang ng ibang government outfit. Pwede, tama pwede. Yun. FTI, PITC, pwede naman work out. PITC, and of course, pagdating sa logistics, kung hindi pa nakikita ni Chalex yung kanyang ano... Teka, sino daw ba si Chalex? Maraming hindi pa nakakakita. Ngayon, ano? Hindi, mamaya, sa mamaya, pagkano natin, si Paring Conrad, sasabihin niya yung history ng Chalex. Mahaba-habang history yan. Pero ikaw, sa tingin mo, dapat mag-BTO ang Pangulo? Well, sa pagka-DA. Sa pagka-DA. Sa DA lang. Sa DA. Sa kalihim ng DA. Oo. Tutal na gawa niya na yung gusto niya eh. Pero sa tingin ko, I don't think the president will do that now. If ever, that will happen siguro next year. Baka. Early next year. Mas gusto kong palitan niya yung mga USEC, like the senior USECs and all those, kasi napatunayan ng hindi sila efficient. Yung mga head ng Bureau of Plant Industry. Yung mga bureaus. Yung mga PIFAR. Marami doon. Yung mga... NMIS. Animal Industry. Ang daming agencies ng Department of Agriculture. Habang presidente, yung head ng DA, yung enforcement, yung pagbubuwag ng mga sindikato dyan sa loob. Yun na nga. Kaya kailangan palitan yung mga appointment. Kasi obviously... Since hindi nabubuwag yun, imposible namang hindi nila alam yun. Panayid pa daw ang issue ng permit, import permit, yun na nirereklamo ng mga farmers group. Kaliwat kanan. Tsaka like hindi na po bigas ang problema. Problema na. Hindi lang. Maraming agricultural goods. Supermarket ang pamilya ko kahapon daw. Lumagpas kami doon sa budget dati ng mga 3,000 eh.
Ang over niyo, 3,000? Oo, mga 2,500 matapos, or 2-something. Matapos kang, pareho rin nasa listahan. Matapos kang kumain ng napakasarap na... 7-1-7. Kaya ka mabuti, may lalaki. Nagpasan mo ba? Supermarket. Oo, nag-supermarket. Ikaw, sobra ka na. By the time dumating ako, nakapag-supermarket na sila. Yung sandwich, pang assuage nung kanta. Ayun! Sama ng loob. Nasama ng loob. Hinati pa nila eh. Hinati, bagay, pero laki. Malaki ang... Hindi na ako nag, nung pagkatapos ko kumain na sandwich. Pasensya na kayo kung ginugutom namin kayo sa kwentuhan na to. Kanina. Pero talaga napakasarap, di namin mapigil. To rave about the 717 Deli Roast Beef Sandwich. Ang ibig mo sabihin, parin Joel, pumunta kayo sa supermarket, hindi umubra yung SRP? Hindi umubra! Suggested retail price yan eh. Magreklamo ka na. Okay. More on this later, magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Yeah, babalik ang karambola. Kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Dapat pasensya na tayo muna sa ating mga kawal. Kasi ano lang to, ah? Birthing pains lang birthing po to. Birthing pains ito. Mula pa lang. Podcast nga ito. Bago studio, bago audio, everything equipment. At saka ano, naghihintay ng mga kape, mga ganun. Naghihintay. Naghihintay. Konting ano lang. Naghihintay. Hindi na ako nakakapagkape. Wala na eh. Magmula nung lumipat tayo rito kahapon. Miss na miss ko na yung kape. Miss na miss ko yung kape. Meron nagsasalita rito. Laging na wala naman siyang photo do sa kanyang ay naku pag mga siya matching hindi matching hindi siya yung matching talaga ko hindi ano na raw managawa ni PBBM ah ganun ba so, aba, eh, kung di mo alam wala, eh, pasensya ka malamang hindi ka nag may burden patunayan yon ikaw dyan yung nagsasabing walang nagawa patunayan mo yung statement mo grabe ka sa araw-araw ba naman ginawa ng kaungguyan mo dapat marami ka na natutunan kung nanonood ka talaga ng karambola sa dami na nire-report namin and we will not go back to those reports just to please you hindi yan ang karambola or to fill up your ignorance sorry okay. Ngayon ang problema ho sa ating food production ay hindi lamang yung mahal ang pagkain. Alright. Ang problema dyan, ayon sa Philippine Statistics Authority, yung mga poorest of the poor nandyan sa sektor ng food production. No. Ano ibig natin sabihin? Sila po yung farmers at yung mga fishermen. Okay, the 30% of the poor here in the Philippines are in agriculture. Yan po mga farmers are mga fishermen. Yan ang ayon sa Philippine Statistics Authority. So ganito ang sitwasyon. Yung mga nasa food production ay nahihirapan. Yung mga kumakain ng kanilang produce o huli or catch ay nahihirapan din. Sino ang nakikinabang? Marami. Marami. Paano yun? Ha? Yung mga hoarders, ikinabang yan. Nasa dalawang dulo po ng ating food chain ay hirap na hirap. Okay. Yung mga in-between. Mukhang sa gitna, yun ang may kita, masaya, mamayagpag. Is it not a trade issue? Isn't that a transportation issue? Basically ganun. Kasi meron ano eh, meron naman production na pwedeng enhance pa nga yan eh. Both on ano ah, both on the agriculture and aquatic resources. Marami po kasing farmers daw at saka fishermen. Subsistence pa rin. Yes. Okay. Kumbaga yung kanilang paghihirap eh para lang makakain. Pero ang incidence ng nagugutom, nakakaranas ng gutom, kung tawagin nila yung food poor, nandyan din po sa sector na yan. How ironic. Na nasa sector sila ng food production, farmers and fishermen,
at sila ay food poor. Mm-hmm. Okay? Kasi kung ikaw ay fisherman, alam ka namang puro isda lang ang kainin. Oo, syempre naman. Bibili ka rin ng bigas, bibili ka rin ng gulay. Ayun ang hindi na nila kailangan, kayang gawin. Ah, yan po ang problema niyan. Ang ano kasi diyan yung mga farmers na ano, kokonti kung pagdating sa farmers, kokonti ang talagang ano, malalaking farmers. Mm-hmm. Na mga magagaling. Lalito yung maliliit lang na kumpleto ang kanilang production arrangements. Pati mayroon silang sariling warehouse, mayroon silang sariling mill, kung halimbawa sa rice, may sarili silang transport. Kokonti ang ganyan. Yun ang dapat natin paramihin. Na no, karamihan sa mga nandiyan sa halimbawa sa rice, mga ano yan, mga 3, 4, 5 hectares, 7. Ayan ang sabi ng PSA, ang poverty rate sa farmers, 30%. Sa fishermen, 30.6%. Pero diba, there is that school of thought na i-cooperative natin sila para yung maliliit na lupa. Hindi nga nangyayari yung cooperative eh. Yun ang problema. Meron mga successful na cooperative. Kukunti diba? Lang yan. Kukunti lang. Parang sila, gusto natin unity, there is strength. But it can work. Oo. It can work. Actually, yun ang gusto, yun ang gusto natin mangyari. Kaya nga meron tayong agrarian reform communities. Yeah, these are supposed to be the backbone of those cooperatives. Oo. Yun. Eh yung mga agrarian reform beneficiaries, eh binibili nga ng mga real estate. Eh problema well, kasi... Akala ko ba yung real estate industry, yung mga maliliit na Amerikana, yung undersized, they are coming to the rescue. Sila yung cavalry. Wala. Dahil ang kanila eh, hindi, gusto nga ng mga magsasaka, hindi mga anak nila, hindi pwedeng maging magsasaka uli. Mag-call center na lang. Ang cavalry nga nila pumupunta sa Madrid eh. So yung po argument na yan 10% lang ang... contribution ng agriculture sa ating gross domestic product. Eh, napaka ano po niyan? Elitist. Napaka lupit. Napaka lupit. Dahil ang nahihirapan sa atin eh, nado sa agriculture. And therefore, kaya kailangan bigyan natin ng pansin niyan. Ang poverty incident, ibig sabihin, below the poverty line, ibig sabihin niyan, they don't cannot afford the basic necessities in life. 30% po ng farmers. At saka yan, ang sinasabi natin na support ay hindi yung ayuda. Ang gusto nating support sa kanila and they want yung kumita. Ay yung support na talagang tutulungan sila para maging maayos ang kanilang produksyon, halimbawa. We're intellectualizing the problem. So ang debate po ngayon, tungkol sa mga economic theories. Ang hirap pong kainin niyang economic theory. Easier said than done. Sa mga lalawigan nga, yung ayuda, pati doon sa mga text, mahirap tanggalin yun. Nakaabang talaga sila. Sa mga Bible group weekly, sa LGU eh. Puro mga economic theories ang pinag-uusapan. Okay? Eh, ang problema po, it's a real problem of food. Gaya ng paboritong kolumnista. Yun ang gusto niya talaga. Puro economic theory. Oo, bro. Market forces, globalization, compete. Compete or die. Pakain niyo doon sa 30%. Ang 30% po ng farming at saka ng fishermen. Kung totoo yun na 20% ng ating population dependent on agriculture, yung one-third noon, nung 20%, mahigit ano yan? 6 million yan. More or less. Na nagugutom. Pababayaan ba natin yun? Na ano ha? Na basic necessities. And yet they produce food. Yan yung kinakain natin. Ngayon, yung tinasabi, gusto ko lang mag-comment doon sa sinasabi mo parin. Na yung real estate. Ang cavalry. The cavalry is coming. Yeah. Sabi po ng Department of Human Settlements and Urban Development, meron na raw silang technical working group. Para daw po gumawa ng housing programs for the urban poor. Matatagalan tayo sa technical working group, pare. Pero tuloy mo, pare, ayun siya. Di! Ikaw naman, cavalry to the rescue. Ang cavalry, ayan na sila. Nakalagbas yung mga sleeper. Action man, ha? May mga action man. Technical working group. May mga perdi. May mga perdi. Masama sa technical working group. Masama ba ano yun? Hindi magkasopas? Hindi magkasama yun?
Cavalry at saka yung ano, technical working group. Parang parking lot eh. Aba, ganun ba yun? Kayo okay. Naman. Gusto, oh. De, anong gano'ng gano, gano, technical gano, working gano, group eh? Anong kanilang output? Oh. Anong kanilang objective? It will focus ayun. On okay. Issues. Sabi po ni Secretary Vizalino. That's about as motherhood as you can get. It will focus on issues. Ikaw ba kaya mo mag-focus on issues? Salita-salita ka dyan. Pag nagsuta ko sa lamin, ayan, nakapopocus ako. Let us see you focus on issues. Sige nga, sige nga. Oh, sige nga. Oh. Anong sabi? They will focus on issues. Objective with regard to urban poor housing. Okay. Eh kasi dekada-dekada na raw problema yan. Oo. Oh. Kaya now, it's time to focus on issues. On these issues. Lessons learned dyan kasi hindi ka pwede mag-ganon ng housing sa urban poor sariles. Mm. Lessons learned dyan. Yeah. Okay. Yan daw po ang tugon ng secretary ng housing, si Acosar. Yan ang tugon niya sa sigaw ng bayan. Hindi, tugon na. Nang urban poor. Alam mo yun, nakita ako nakatira sa karton. Hindi magkatatawa tayo. Oh. Eh. Yung nakatira sa karton, dyan sa may Makas. Tayo dyan eh. Baka alam mo, ang una pag sinabi ako ng focus on issues yung nakatira dyan ng karton. Siguro ang dapat tatanungin dyan. Chino Roses, mare, baka batuhin ako ng ano nun. Yung squatter. Oo, batuhin ako ng yero. Focus on issues! Ba't ka nakatira dyan? Diba? Siguro wag tinanong natin, ilan bang sinasabi ninyo na population na urban poor na bibigyan natin ng modest affordable housing? Ilan yun? Baka hindi nila alam yan, ha? Eh, diba, dapat sa urban diba may target? Sabagay may working group. Working group? Doon na. Excuse me. Technical? Technical working group. Iba yun. Doon technical eh. Mm. Oo. Ibig sabihin, magaling sa technique. Mm. Hindi na tayo makakapunta doon sa resort sa Bataan yan. Merong ginagawa doon. Hindi, merong kabila. May kabila. Kayo, oo, merong ginagawa. Merong ginagawa doon. Oh, sige. So yan po ang mga problema. Housing, problema yan. Pagkain, problema yan. Mm. Transportation. Another big problem. Ang traffic, ha? Oo. Dumami yung sasakyan. Ang traffic dyan lang mismo, dyan sa atin, sa kanto. Paglabas pa lang, na yun, eh. Mo, ayun na. Yung paglabas natin dito sa, ano, from itong building, papunta sa Show Boulevard, traffic na kagad yun. Kasi po ginagawa yung subway. Subway. Yung subway, yan ang ating... solusyon. Pero ang balita, maraming problema. Hindi, ang paggawa ng subway. One year after na na-decisionan na talagang tuloy-tuloy na yan, hindi ka nakakalakad dito sa ano eh. Oh. Walang lakad. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Right of way, pare. Hanggang ngayon, hindi nila nare-resolve yung issue ng right of way. Hindi makapasok yung mga technical teams, yung engineering. Anong ibig sa ilalim, Ramo? Right paano may right ilalim? Okay. Ilalim? Merong kasing, di ba ito, merong anong parang to? Ito yung kalye. Okay. Ito lalagyan ng ano, ito buboring lahat. Stasyon. Stasyon, lahat. Eh siyempre, pag gagawa ka ng stasyon, hindi ka naman gagawa ng stasyon sa kalye. Saan mo dadalhin yung mga equipment mo, lahat, etc. At saan yung, ano yung stasyon na yun? Ito lang naman ang sayo. Eh dito, kailangan mong bilhin ito. Hindi nila mabili. Hindi nila mabili. Yun yung gagawin. Eh kung sinolusyonan nyo yan na parang RSA solution, bilhin nyo na muna yan. May solusyon na ang DTI. Anong... DTI? Meron. Hindi transportation, ha? DTI po. Kasi ang sinabi nila... Kakapit muna ako sa DTI. Ay, paano pumasok ang DTI? Ayos yan. Hindi, maganda to. Transportation. Good news. Kasi po, nagkaroon na ng free trade agreement ang Korea at saka Philippines. Ang maganda raw rito, dadami na ang importation natin ng Korean cars. Yan. So solve na ang transportation natin. Sabi ko na nga ba? Hindi yung subway, ha? Nakapit mo. Sinasabi ko na. Yung mga sabi ng DTI, Korean cars daw po, talaga? Nakalagay yung sinabi ng DTI. Sinabi nila yan? Opa, buto eh. Hindi naman siguro naloloko itong press release na to. Unless na fake to. At saka daw po mga K-dramas. Nako. Grabe.
sagot sa kahirapan. Ayun. Transportation ng sasakyan. Antindi ng at ano teleserye. At saka daw po ginseng. Ayun. Ayan. Antindi na. Malayang malaya na tayo makakabili niyan. Antindi ng solusyon. Ang kapalit daw niyan, ang kikita naman dito ay yung gumagawa ng canned pineapples. Okay. Hindi na ninyo kailangan niyang pre-trade na yan. Canned pineapples. Dumadami. Ang kapalit, ibebenta natin doon na tariff na duty-free. Okay. Ah, okay. Papasok dito, Korean cars. Korean cars. At K-pop. At, yung mga... pineapple okay. Na pag-aari ng mga multinationals. Ang yung mga pineapple. Yan ang kapalit. Yung mga pineapple. Ibebenta natin sa Itaewon, okay? Yung mga pineapple. Okay. Yung mga yan, yung mga nagpo-produce nito, hindi nila kailangan ng ano, ang pre-trade. Ito kasi on their own, they can already do it. Eh. Yes. And they are already doing it. Well, they're, ano yan, multinational. Well, ano yan, hindi nila kailangan. Actually, and yung kanilang capacity rito, kulang pa nga. The demand. Kailangan mo ba ng free trade to promote their product? Kagaya niyan, sa Japan. Dumadating na, isipin mo na nanggagaling sa Ecuador yung ibang mga bananas. Ang layo nun. Kulang kasi tayo. Oo. Kulang tayo ng bananas? Kulang tayo ng production natin. Kasi daw for po, ourselves or for export? No, for export. Ah. Sabi ng DTI, yan daw free trade agreement na yan. DTI ba rin to ha? Press release ng DTI ito. It's a high level of liberalization. O yan, o ma- ha? Kaya mo yan. Globalization. Kaya mo ba yan? High level of liberalization. Alam mo, meron lang akong po-point out kung sino man yung, well, yung PR team ng DTI, ano. Diba sila dyan eh. Dahil katakot-takot na briefing siguro ang ginagawa nila at sa Lex dyan. Ito, angulo to. Ito naman mga PR team. Sige, ito, 5 stories a day week natin to. Sige. Korean cars. Pag-isipan nyo naman. So, solve na transportation. Pag-isipan nyo naman. Solve na transportation. Samantalang. Ka pa. Samantalang. Saan ka pa? Samantalang nakatenga yung ating subway. Oh. It's supposed to be the solution. Yung moving people instead of cars. Ano? Moving people. They never heard of that. Yes. They never heard of that shit. Grabe. It will remove the tariff 100% on Korean cars. So ito po yung ano, marami pa daw iba bayan gusto makipag free trade sa atin. Naku. Dahil nakita nila yan. Hindi siya actually trade eh. Ano? Free dumping natin. Kasi bakit? One way halos. Oh, pineapples, Mario. Kasi matagal na tayong nag... Ikaw naman, dumping. Tayo, we're not growing a new industry. You we're mean not... like steel from China? Iyon. Ibig mo sabihin si Chalex, gusto rin na free trade with China? Yeah. If he can para sa kanya, para yung ano eh, para siyang DOTR. Sa DOTR, privatization. Sa DTI, Free trade. Liberalization. Sagot sa lahat ng kahirapan. Sa DOF, sa zero tariff. Yun. May problema ka sa department mo. Zero. Antindi na economic team natin. Oh, kapatindi. Matindi. Ang gagaling mag-hanap na. Kaya nagkakasyak-syak sila. Sa House of Representatives, mang raid ng warehouse. Sagot sa kahirapan, raid ng warehouse. Raid tayo warehouse. Sa Senate investigation. Nga pala. May bagong batas. Meron. Yung anti-hoarding. Okay. They will create a council. Teka, may batas na. May bago. Bago. Nag-bill nakapasa na sa committee. I-discuss na sa plenary. Hoarding law, anti-hoarding. Kasi that's supposed to support. Hindi na raw Bureau of Customs dapat. Sino na? Sino ang mag- sino pala? Council! Wow! And it will become... From where? From coordination. Intensified. Intensified. Kumuha pa tayo ng layer na bago. No? That's supposed to support. Sagot sa kahirapan, gawa ng supposed to council. Support kasi yung Agricultural Smuggling Act ni JV. Yeah. So, meron... Kasi dun sa Agricultural Smuggling Act, walang mga yung hoarding, walang ano yan eh. Walang definition. Meron pero hindi ma... Pero walang council doon kay JB. Requires a declaration of emergency mayroon. Or analogous circumstance. Ayaw natin gagawin yun. Tapos yung tungkol sa profiteering, etc. and everything, wala. So dito ngayon, nilalagay nila. Ang problema lang nga doon, alam din naman ni Senator JV yan, yung sa council,
Because if you start working on the basis of a council, medyo mabigat yun. Mabigat ba yung council? Oh, mabigat yun. Eh kung matataas na tao yan. Yun nga problema. Kung highly credential dyan. Yun nga problema doon. Ayun ba problema? Kasi pagdating doon, wala kayong gagawin kasi magde-debate kayo. Ayun, oh, intellectual masturbation. Puro economic theory. Puro theory. Oh. Oh. Alam mo, yung mga nandyan sa economic team na mahilig manood dyan ng Game of Thrones. May council lagi sila ron eh. Council. Council of Trent. Ayan, yeah. Mga ganun. Kaya nagkakaproblema eh. Mahirap sa council. Magtatalakayan kayo rin, magtatagisan kayo ng talino dyan. Diba? Ano nga eh? Eh, sino mag-i-implement niyang hinayupak niya? Ano nga yan eh? Hindi ba sabi niya, yung ano, usually if you bring a particular problem to a council or to a working group, tapos na yun, archive yun. It's doomed. It's doomed. It's doomed. It's doomed daw. Sabi ni Kennedy, iyan daw committee. It's a group of 10 people doing the work of one hand. Kasi that will ano eh, a meeting that will produce other meetings. Oh. Uh-huh. Kasi wala kayo kukonklude. Mm-hmm. Wait. Meanwhile, yung ating mga taga-subaybay, yung gusto lang naman malaman, yung bakit naging from 12 pesos sa per cup ng kanin sa karinderya ngayon ay 15 pesos na. Hindi ba sila nagre-reklamo tungkol sa Coca-Cola dyan? Ha? Wala pa. Malapit yan. Ba't nagmahal din ba ako? Malapit na. Pagmalapit. Wala. Oh, hindi kasi... Christmas na eh. Ang matindi doon sa kanin, kasi nagmahal na ang ulam. Mm. Nauna na. Oo. Nauna na nagmahal ang ulam. So, humahabol. Di ba sila... Di ba may so, ngayon, sumunod na yung kanin. Di ba last week may binasa nga ako, yung isang nasa karinderya, ang hinihingi na lang sabaw. Sabaw na. Kanin at saka sabaw. Kasi ganito yung karaniwan. Ha? Mm. Kumakain din naman kasi. Oh, 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 75 pesos. Isang ulam at saka isang cup ng kanin. Okay. Yan. Okay. Saka may sabaw. Yan. Okay. Ngayon, binawasan na yung cup ng kanin. Lumiit yung pantatas. At lumiit na rin yung ulam. Hmm. Pero 75 pa rin. Ang problema, mabubusog ka pa ba doon? Hindi, damihan mo yung ano. Alin? Ang lalabas... Manang. Pagkain pa ng sabaw. Sabaw na lang. Sabaw. Pagkain pa. Okay. Tsaka prito. Oh. Ano? Pito. Pito. Oh. Pampabusog din yun eh. Pagkatapos mo kumain, pumito ka. Oh. Pabubusog ka. Okay. Mm-hmm. Tama. Para dun sa mga nagre-reklamo sa aming Facebook page tungkol sa kahinaan ng audio, basa-basa din naman po ng comments kasi sinasagot po namin kayo on the same platform. Oh, oh. Mahina po yung plataforma ng FB kaya sinasabi namin, so YouTube po malakas ang audio. Ayun. Itin po natin ha, kasi ilang beses na po namin inuulit sa comment section at humingi na nga po kami ng konting pasensya kasi hindi po sa amin yung problema at hindi po sa amin yung engineering problem. Sa Facebook po yung issue. At malamang yan, kapag may issue sa Facebook, ay signal po yan. Kung kaya't hindi po lahat ng mga nasa Facebook ay nahihinaan sa audio. Okay? It depends on your location and the platform. Sa YouTube po, maayos po siya. Okay. Ang problema po, sa paulit-ulit na komento ay nakaka-distract na rin. Kasi minomonitor po namin kayo. Maraming salamat. Okay. Paano daw may nag-comment dito, Trixie? Naalala ko yung comment. Kasama daw ba sa free trade yung kimchi? Ay, hindi. Ginagawa na. Hindi na kailangan. Hindi na important yun eh. Okay. Kasi nag-aalala siya eh. Oo nga eh. Baka magka-shortage. Baka magka-shortage. Hindi. Ano po yan? Actually, tayo nag-export sa kanila ng repolyo. Oh, totoo. Yeah. Totoo. Oh. Meron tayong ganun. There is a farm in Palawan. Mm-hmm. Isang Korean company. Nag-invest. Nag-invest sa Iwahig Penal Colony. Mm-hmm. Nag-list sila ng 500 hectares. Okay. Para yung kanilang produce, repolyo, lahat ng mga kailangan sa kimchi. Pechay. E-export. Pechay. Pechay lahat. Direct export. Direct export sa Korea. Galing. Sana yung mga ganun. Yun ang... Kaya pero tapos hindi naman babalik sa atin as kimchi or sa. Hindi, babalik sa atin Korean cars. Kaya Korean cars. Oh, yun yung sinasabi. Eh globalization. Yun day. Yun day. Ang ating favorite ko. Magiging Starex 'yan. Maganda ngayon ang Starex, sabi. Baka yun yung sinasakyan ni Trix. Oh, ayon po sa survey pa rin ng PSA. Mahigit sa 1 million Pilipino raw ang naghahanap ng additional income
Underemployed, underemployed. Unemployed, umaabot ng mahigit 2 million. Okay. Bumaba yung unemployed eh. Although, ang sabi nitong PSC, napilitan sila kumuha ng trabaho na hindi kasya yung income. Mm-hmm. Mm-hmm. Para lang naman magkatrabaho. Ah. So, yung underemployed, yung additional income, mahigit sa million. Itong PSA na ito is based on the new definitions, ha? Kasi yung new definitions, ginanon na rin nila yan. Eh. Pinababa na nga. May statistic solution? Meron! Matagal na yung panahon pa ni Pinoy, may statistic solution eh. Oh, yes. So, in reality, mas malaki dyan. Baka. Sa tingin ko. Dahil sa definition lang. Kasi po, employed ka, kapag hindi ka naghahanap ng trabaho. Oo. Pag hindi ka na, yun. Solution yun. Employed ka. Three times ka. Na ano, hindi ka naghahanap ng trabaho mo. Hindi ka kasama sa workforce. Ikaw, naghuhugas ka ng pinggan sa... Nakakain ka na nanay mo. Naghuhugas ka ng pinggan. Employed ka. Yun po yung definition ng employment. Employed na. Basta hindi ka naghahanap. Hindi ka kasama sa workforce. Sumasideline ka lang. Hindi ka kasama sa workforce. You're not part of... Ang dami ko sa malapit sa amin sa loob. I'm so confused. You're so confused. You're not part of the statistics. Okay. Kumbaga, you don't exist. You don't exist. Okay. Ka naghanap ng trabaho. Parang yung solusyon sa kanin eh. Yung sinabi ko na nga. Bababaan nila yung weight ng bigas sa pag-compute na inflation. Dissolve na inflation. Diba? Bababa. Wala tayong makain, pero wala rin inflation. So, worldwide po ang phenomenon na to. Okay? Hindi lang tayo yan. Hindi lang tayo. Sa ibang bayan, masasabi na nating mas maswerte pa tayo sa kanila. Although mabigat na ang problema natin. Halimbawa sa pag pumunta ka sa Venezuela, 400%. Ang inflation. Argentina, 100%. May mga sa Turkey, 70%. Ganyan po, matataas. Ilang bayan lang yung China, mababa inflation. Kasi... medyo kukulong ka doon. there's a huge element na nangyayari dito sa atin. Yung greed. Malaking bagay. Ang hirap pong isolve niyan kapag pumasok ang greed sa pagkain. Kasi ang sana kung ang greed nandoon sa mga Rolex watch, yan, Gucci bag. Baka pwede. Yung mga masisikip na Amerikana. Yan. Baka pwede yan. Okay lang po yan. Sa mga luxury car na para sa mga congressman. Yeah, mga mansion. Pag pumasok yung greed ng business, okay lang yan eh. Pero pag pumasok yung greed sa pagkain, mga basic. Ang hirap isolve yan. Paano natin isosolve The thing with greed kasi, there is a certain level sa life society na na-justify yan. Ang greed. Sa real estate. They're looking at the big picture. Real estate. Not ilang real estate. 50-year lease. Government. We are partners in development. We are bringing in yung kanto ng Bendia at Ron Bernard. Magkano lang ang renta no? 1 peso per square. Per square meter. In short, napapaandar nila ang ekonomiya. Magbabalik ang Karambola. Oras natin, 9:01 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ.